Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel. Excuses, mga dahilan, lame excuses. Hello guys, sa araw na to pag-usapan natin ang iba't ibang mga dahilan na sinasabi o ginagawa ng mga young people pati na mga adult, lalong-lalo na pagdating sa gawain sa patungkol sa Diyos. Ano-ano ba ang mga dahilan na sinasabi ng tao para makaiwas sila sa mga pinapagawa sa kanila ng Diyos? Alam mo mga young people, nangyari din pala ito noong unang panahon. Ayon sa kwentong parabola ng Panginoong Hesus sa Lucas 14, verses 16 to 24, sinabi niya na may isang hari at ang haring ito ay nag-imbita ng mga tao para sa isang piging ng kanyang anak. Maraming inimbitahan ang mga alipin. At pagkatapos nun, nagbago ang isip ng mga taong inimbitahan at kung ano-anong mga excuses at dahilan ang mga sinabi nila. Ang parabolang ito, mga kabataang Kristiyano, ay nagpapakita ng tunay na kondisyon ng puso ng tao. Pinapakita nito kung ano ba ang motibo ng isang tao, ang totoong nararamdaman niya. Kasi dito, ayon sa ating binasa, na meron tayong tatlong prinsipyo na matututunan patungkol sa talinhagang ito. Unang-una, gusto ng Diyos na dumalo ka at ang lahat ng mga tao sa kanyang inihandang piging. Ito ay patungkol sa kaligtasan. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay makakilala sa kanyang anak na si Jesus at makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Pero ang problema, yung pangalawa, sabi nito, pangalawang prinsipyo, kung pipiliin mong tanggihan ang imbitasyon ng Diyos, mag-iimbita siya ng iba pang mga tao upang mapuno lang ang kanyang kaharian. Ang Diyos, gusto niya mapuno ang kanyang kaharian. Kaya sabi sa parabola, nagalit ang hari, ang sabi niya sa mga alipin, pumunta kayo sa mga kalsada, imbitahin niyo ang mga pilay, mga bulag, ang mga taong may kapansanan. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao baka rinig ng kanyang salita. At ang mga Hudyo na tumanggi sa imbitasyon, ang sabi ng Diyos, sa kanyang alipin, maghanap ka ng iba pa, yung mga taong hentil, yung mga taong makikinig at magnanasa na makapasok sa aking kaharian. Pangatlong prinsipyo, kabataang Kristiyano, pwede kang magdahilan kung bakit hindi ka makakadalo sa piging ng Diyos. Pero ikaw ang nawalan, hindi ang Diyos. Napakarami kong mga young people, mga katandaan, mga adult, mga matatagal ng Kristiyano, napakarami lang excuses. Ikaw, kabataang Kristiyano, ano ang excuses mo? Ano ang maidadahilan mo kung bakit hindi ka makapaglingkod kay Kristo? Kung bakit na wala kang time na ma-involve ka sa gawain ng Panginoon? Ano ang mga excuse mo? Ang excuse mo ba ay busy ako? Hindi ako pwede? Wala akong panahon? Marami akong assignments, online schooling. Nako, I'm too young. Hindi pa yan ang gusto ko, may ambition ako. O kaya naman, ang tanda ko na pare dyan. Yung iba naman, mas marami pa akong importanteng gagawin. Hindi ako mahilig sa mga ganyang mga bagay. At sabi nila ng iba pa, napaka-boring, hindi yan para sa akin. Yung iba naman, excuses, I'm too tired, napaka-pagod na pagod na ako, inaantok ako dahil sa trabaho. Yung iba naman, kailangan kong alagaan ang mga kapatid ko. Yung iba naman, nagkatrabaho ko tuwing Linggo, may sakit ako, mahihiyain ako, hindi ako magaling mag-share, nauutal ako. O kaya naman, sorry, may plano ang pamilya ko, may lakad kami ng mga barkada. Tsaka meron pala akong game na inaabangan, basketball or online games. Tsaka ayoko ma-involve sa mga ganyang bagay. Kaibigan, kabataang Kristiyano, you can say all the excuses you want, lahat ng mga excuses, dahilan
na maisip mo, maimbento mo, okay lang yun. Pero etong gusto kong sabihin sa'yo, isang araw, ikaw, ako, tayong lahat, we will stand before God, magbibigay sulit tayo sa Diyos, at tatanungin tayo ng Diyos kung ano ba ang mga ginawa natin dito. Kaya kabataang Kristiyano, lalong-lalo ka na kung matagal ka ng Kristiyano. Lumaki ka sa Kristiyanong pamilya, pastor pa ang mga magulang mo. It's time for you to wake up at ayusin mo ang buhay mo habang maaga pa. Makinig ka sa salita ng Diyos. I'm not here to condemn you. I'm not condemning you. Ang sinasabi ko lang sa iyo, mga kabataang Kristiyano, na malapit nang dumating ang Panginoon, at sa gusto mo man na marinig o hindi, I'm not going to sugarcoat the Word of God. Hindi ko sasabihin sa iyo, no, pagpapalain ka ng Diyos pag sumunod ka, hindi. Kasi I need to be balanced. Kailangan ko rin sabihin sa iyo ang mga pagpapalang makukuha mo pag naglingkod ka sa Panginoon at ang mga consequences na matatanggap mo kapag pinili mo na hindi maglingkod sa Panginoon. The sad truth, alam mo guys, darating ang araw, ikaw, ako, tayong lahat, tatayo tayo sa harapan ng Panginoon at magbibigay sulit tayo sa lahat ng ginawa natin dito sa mundo. Kaya habang binibigyan ka pa ng Diyos ng panahon, young people, give up your bad habits, yung mga masama mong bisyo, yung mga walang kakwenta-kwentang ginagawa mo na hindi maka-Diyos. Give it up, isuko mo na yun, at muli kang manumbalik sa Diyos. Because God loves you so much, at meron siyang magandang plano para sa'yo. Well, that's about it guys. Sana may natutunan ka sa ating pinag-usapan about excuses. Kung naghahanap ka ng mga videos about love, courtship and marriage, at sa mga iba pang pinagdadaanan mo sa buhay, please feel free to browse the video collection on Youth on the Rock. At kung bago ka pa lang, don't forget to hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos. Once again, thank you so much and may God bless you and keep you safe. See you again next week here on Youth on the Rock. Always remember, Jesus is the Rock. God bless you.